Hi guys! Welcome to my channel. It's Krisma here / Filipina Fitness. Rain or shine, it's going to be a beautiful day. Yeah. For today's video guys, pag-uusapan natin yung most asked questions about fitness and workouts. On this video guys, share ko sa inyo yung the best 3 tips makakatulong sa inyo to sa fitness goals nyo at in life. Keep that in mind guys. Yes, so stay until the end of this video. Hey, don't. Okay. Ito na naman po ako sa harap ng camera. To be honest, ang hirap po magsalita sa harap ng camera. Okay. Before po tayo mag-start, please follow me on my Instagram. Pwede nyo din po akong i-message dito sa Instagram ko. And I will try my best na mag-reply agad-agad. And please don't forget to subscribe to my channel for more videos ko, tsaka more tips and diet. Thank you! Thank you. Keep that in mind, guys. So, ano pa hinihintay nyo? Let's move on sa mga questions. Ito yung mga mostly natatanong lagi sa akin. First question. Okay lang ba mag-workout sa gabi bago matulog? At ano yung best time to workout? Para sa akin, anytime okay lang mag-workout. Pero sa akin, ako. Ako, kasi nag-work ako sa umaga. Sa afternoon lang ako nagkaka-time. Siniset ko na talaga yung time kung kailan ako mag-workout. Kasi kung sasabihin ko na, oh mamaya na lang, oh ganitong oras mamaya na lang. Pero yung mamaya na lang, minsan hindi natin nagagawa. So magsiset tayo ng time na yung best for you. Best meaning yung kung ano yung maluwag sa time mo at yung parang best na magaganahan ka talaga. So napaka-importante ng time management kasi ako nanonood din ako ng Korean novela tsaka nagti-TikTok din ako. So speaking of TikTok, follow nyo ako sa TikTok ko. Thank you guys. Next question. Pwede bang mag-workout ng 2 beses sa isang araw? Ilang beses dapat mag-workout sa isang linggo? For me, I just recommend na isang beses lang mag-workout sa isang araw. Ako, isang beses lang ako nag-workout. Kasi nga yun din, sa morning, may work ako. Tapos siniset ko talaga yung pag-workout sa hapon lang. And napaka-importante na mag-recover sa exercise na ginawa mo. Recovery / rest, yes, pahinga, is part of the process. Keep that in mind, guys. Ilang beses dapat mag-workout sa isang linggo? Depende talaga sa katawan po yun. Ako, I workout 4 to 5 times a week. 3 times to 4 times lower body exercises. So, yung legs, tsaka yung puwet po. Kasi, napakahirap mag-grow ng puwet. Lalo na pag isang beses ka lang mag-workout in a week. Depende din sa mga workouts na ginagawa mo. So, yung glute bridges, pwede naman siyang everyday, pero make sure na you get enough sleep para makapag-rest. Next question. Kailan makikita yung result pag nag-workout or pwet? Usually, after 2 weeks, mafe-feel mo yung muscle tone. Pero after 3 weeks, for the muscle to grow. It depends din kasi dahil sa dami-dami ng factors, gaya ng sleep, rest, diet, right exercises, nutrition, and consistency. And yung gene po. Hindi po gene na yung inumin, ha? Yung genes as in genetics. Okay, next question. Natural ba sumasakit yung mga muscles the next day kapag nag-workout? Ang sagot po doon ay yes. Kasi na-workout po yung mga muscles na dati nyong hindi nagagamit and na-stretch po siya. Kaya siya sumasakit after 24 to 48 hours. So, paano nga ba maka-recover sa sore na katawan? High protein, sleep, and stretch. Next question ay ano dapat ang kainin para mag-grow yung mga muscles? High protein foods gaya ng eggs, yogurt, tofu, / tokwa. Taho. Joke. Pag taho kasi matataas yun sa ano, sugar. Pero masarap. Siguro once a week pwede. Mga seafoods like tuna, salmon, tsaka peanut butter. Peanut butter. Yum. My favorite.
hindi Nutella, peanut butter. Susunod na katanungan. Pwede bang mag-workout pag red alert? Red alert pag may period? Mga simple workouts, yes, you can. Pwede kang maglakad-lakad. Pero exercise pa rin. Meanwhile, pwede mag-exercise kahit may period, like maglakad-lakad. Pero po yung mga heavy, like yung mga talon, like jumping jacks, jumping squats, hindi ko po siya nare-recommend kasi pag may period, madali lang tayong mapagod. Tapos pag heavy pa yung period, hindi comfortable mag-workout. Tsaka nagkaka-lightheadedness tayo. So I just don't recommend na mag-workout ng mga pang-cardio. Pwede yung bumawi siguro mga after 3 days ng period. Next question. Okay lang ba maligo right after workout? May kasabihan tayong mga Pilipino na bawal tayong maligo after magpawis. Pero po yung mga athletes sa ibang bansa, like mga basketball players, after ng game nila, matampisaw sila sa bathtub na maraming ice. Bakit? Kasi nakatulong yun sa soreness ng katawan. In short, mas madaling mag-recover sa soreness. In short, in 20 minutes, pwede ka nang maligo after a workout. Question. Next na nila. Tapos yung moto. Posible ba magkapwet ang mga payat? Yes, possible magkapwet ang mga payat. Ang masasabi ko lang ngayon, yung pinaka-best na katawan para mag-build or mag-grow ng puwet. Hindi mo na kailangan mag-diet kasi ngayon pwede mong kainin kahit ano to grow a butt. Plus, exercise to tone yung butt. Mag-grow yung butt and get a rounded butt. Keep that in mind, guys. Next question. Okay lang ba gawin ng mga middle-aged women ang mga exercises na ginagawa ko? Yes po. Yes na yes na yes. As a nurse, marami akong nakikita mga pasyente na hindi na masyadong nakakagalaw. Hindi na sila nakakapag-rehab dahil yung circulation or movement is less na. So, I recommend to stay healthy, stay active as possible. It's always good to stay healthy para po hindi maging stiff yung mga joints. May mga elderly po akong kilala na they need to take a pain medication para lang makagalaw. So, wag na po nating hintayin na hindi na natin maigalaw bago mag-start mag-exercise. May kasabihan, if you don't use it, you're gonna lose it. Keep that in mind, guys. So, yung mga best 3 tips ko for you guys para ma-achieve niyo yung fitness goals niyo at pwede niya in life. First one is consistency. Yes, napaka-importante ng consistency. Kasi kung walang consistency, it's hard to meet the goal. So, napaka-importante na maging consistent ka. Kasi kung hindi ka maging consistent, hindi mo mamimit yung goals mo. For example, mag-start kang mag-aral, tapos tinamad kang mag-aral, edi hindi mo matatapos. So, ganun din sa fitness. Mag-start ka today, tapos mag-stop ka for a longest time and then you expect it to work. Hindi po ganun yun. Hindi po ganun yun. So, consistency is the key. Second tip, time management. Napaka-importante ng time management. Kasi may mga ibang tao, panay excuses na, oh, wala akong time. Lahat tayo may 24 hours a day. So, I'm pretty sure na may time ka mag-workout kahit 30 minutes, 15 minutes. You need to do a time management. And the third best tip ko ay wait, I forgot. No. Oh, you're so funny. Ding! And my best last tip ay mag-set ka ng goal. Yes, kung wala kang goal na isi-set, wala kang dapat gawin. No, don't. Wait, joke lang. Yes, kailangan po natin mag-set ng goal. Goal gaya ng palakin ng puwet. Kung hindi mo nakikita yung sarili mo na magkaroon ng puwet, mas mahihirapan kang ma-push yung sarili mo to achieve it. So, kailangan talagang mag-set ng goal kasi yung goal mo, lagi mo yung iisipin. So, pag lagi mong iniisip, of course, gagawin mo lahat to achieve that goal. For example,
may gusto kang bilhin, gusto mong mag-travel, di ba dapat kailangan natin magtrabaho or mag-ipon ng pera para makapag-travel at mabili yung mga gusto natin. So, ganun dapat sa goal sa fitness. Magsiset ka and do your best, give effort, time para i-achieve yun. Always set a goal kasi kung hindi ka magsiset ng goal, walang mangyayari. So, yung best 3 tips ko ay consistency, time management, and goal. Always set a goal, guys. Whether it's finance, travel, fitness, work-related, paano yumaman, relationship goals, dream car, dream house. Make sure to get better every day. That's it for today's video, guys. I hope you guys like this video. Share it to others para magka-idea sila and para makatulong ako. And please share my other videos too para ma-inspire ko din yung iba mag-work out. And speaking of my 30 days challenge, I'm almost on my 2 weeks. And marami nang nakakapansin na nag-grow daw yung weight ko. Or baka dahil din sa factors na kumakain ako, I exercise. If you haven't started the 30 days challenge of Hourglass figure, it's not too late. Please go check it out. Lalagay ko din sa description box yung link ko ng mga exercises for this 30 days challenge. Thank you guys for watching. Please don't forget to follow me on my Instagram. Free po kayo na itag ako and please put the hashtag Filipina Fitness Challenge para makita ko po yung mga progress nyo, mga workouts nyo at ma-repost ko po kayo. See you guys on my next vlog. Gagawa ako ng vlog about kung anong kinakain ko in a day. I'm gonna share you guys kung ano yung kinakain ko yun a day. No joke. For upcoming videos then, isha-share ko yung mga 3 factors, 3 best factors kung bakit hindi lumalaki yung pet. So stay tuned, guys. See you guys next time. Bye, guys!